gubat ay hindi lugar para sa mga bata. Madaling maligaw sa masukal na kagubatan. Ang usok at apoy ay hindi laruan. Pero sa mga batang ulila sa magulang, lahat ng ito kailangan kalimutan. Kailangan magtrabaho, kailangan tumanda. Kailangan kalimutan ang pagkabata. Dalawang araw bago magpasukan, kung ang ibang bata sinusulit ang mga huling araw ng bakasyon, ang magkakapatid na Diza, James at JR nagtatrabaho at nag-iipon. Patungo sila sa bundok ng Giting-Giting sa isla ng Sibuyan sa Romblon. Ang pakay nila, maghanap ng puno ng balaw, isang klase ng puno na naglalabas ng madikit na dagta. Sila lang ang bata sa grupo, pero masigasig ang mga bata na sumuot kahit sa masukal na parte ng gubat. At maya-maya, wow! Ito na, ang dami ng laman! Balaw. Ito na yung balaw. Bali, yung ganitong klaseng puno, ang ginagawa nila, sinusunog nila yun dito para natural siya na magpapawis, magdadagta. Tapos pagkatapos ng isang linggo, ganito na yung magiging itsura niya. Talagang lumalabas na yung dagta niya. Yun na ngayon yung kukolektahin ng mga tao. Pagkatapos makuha ang dagta, nagpaapoy na ang grupo. Kailangan painitan ang isang parte ng puno para lumabas ang dagta nito. Baka mapasok ka dyan, James. Ang apoy ay hindi isang bagay na pinaglalaruan, pero walang puwang ang takot sa batang nakikipagsapalaran. Ay, naku. Mahina ka, mahina. Mahina. Ikaw, mahina. Oh, ayan, oh. May panaloy. Tama na yan. Ano nangyayari dyan pag natalsikan ka niyan? Ano po, parang ganito po. Magampiklap ka ha? Parang tubig po. Anong tubig? Tubig na bulutong po. Tawin na bulutong po. Ah, ganun. Bulutin. Mapepeklatan ka. Ikaw natalsikan ka na niyan? Malaki. Saan? Ah, ito. Trese anyos na si Diza pero nasa grade 4 pa lang siya. Hindi kasi siya pinayagan noong mag-aral ng kanyang ama. Noong 10 po ako, hindi po ba ako yun o nagpapasok po. Sa school? Opo. Bakit? Hindi po kasi kami po pinag-aral. Ba't hindi kayo pinag-aral? Wala daw pera. Sino nagsabi? Si Papa. Si Papa. So Opa. Kailan ka lang nagsimula mag-grade 1? Mga ano pa ako ni 11. Ang kondisyon kay Diza, kung gusto mong pumasok sa eskwelahan, kailangan mong magtrabaho.
Napilitan ang bata na pumasok sa pagbabalaw para lang makapag-aral. Natatanda mo yung unang beses na nakabasa ka na talaga. Opo. O, ano yung pakiramdam? Tapos masaya na po ako, tapos palagi na po akong nababasa. Mm-hmm. Tapos sinasabihan daw ako ni Papa na huwag na daw po ako mag-aral kasi wala po kami bigas. Pumapasok lang po ako. Pumapasok ka pa rin. Opo. Pero mabilis na naputol ang saya ni Diza. Handa to, kumisigan ni. Nitong taong ito, biglang namatay ang kanilang ama. At dahil ulila na rin sila sa ina, si Diza ang tumayong padre de pamilya. Eh, yung mga kaklase mo, anong ginagawa pag Sabado Linggo? Naglalaro lang po sila kasi hindi po sila po tumutulong sa kanilang pamilya, mama po. Mm-mm. Naiingit po, nakakalaro sila po. Ako po, natatrabaho pa rin po ako. Kaya ganun na lang ang pagpupursigi ng bata. Kasama ang kanyang dalawang kapatid, pumasok pa sila sa kaloob-looban ng gubat para mangolekta ng dagta. Madikit at malangis ang dagta ng balaw. Ginagamit ito pang barnis sa kahoy at pangdikit sa mga bangka. Kailangan nilang makaipon ng 5 galon ng dagta para kumita ng 400 pesos. Katumbas ito ng 200 puno ng balaw. Pero mas gusto ninyong ganyan na lang kaysa putulin. Kasi pag pinutol ito, wala na. Kikita ka ng 1 beses, tas wala na. Oh, madali namang mawala. Ito, ilang taon na ito? Ay, matagal sa wala. Buong araw nagtrabaho ang mga bata. Tiniis ang pagod, sugat at init dulot ng apoy. Para magtagas ulit. Para magtagas ulit. Ang katas niya. Nang matapos ang araw, binayaran ng kanyang sahod si Diza. 20 pesos lang ang kinita niya. Pag-uwi sa bahay, hindi tumigil sa pagtatrabaho si Diza. Ang kanyang kapatid na si James naman ang naatasang magsaing. Anong pinakamahirap na parte ng buhay mo ngayong wala na si Papa? Ngayon po, kasi po minsan po wala po kaming kinakain. Yun pong pinakamahirap po. Wala po kami ng trabaho. Mm-hmm. Anong pag wala kayong pera, wala kayong trabaho, anong kinakain mo? Ano po, meron pong saging. Kung meron po kahit po ni ano pa, kahit po ni bata pa po, kinakain ang namin po para meron na po kaming kainin. Na ito, kahit papano'y naitawid sila ng 20 pesos na sahod. Makakatulog sila na may laman ng tiyan. Pero bukas, panibagong kalbaryo na naman. Kinabukasan, sa gubat umuling natagpuan ang batang si Diza.
isang linggo ang hinihintay bago magtagta ang mga puno ng balaw. Kaya karaniwan, isang beses sa isang linggo lang nagtatrabaho sa gubat ang mga taga-Sibuyan. Pero dahil matindi ang pangangailangan sa pera, sumama sa ibang grupo si Diza para magtrabahong muli. Namatay man ang kanilang ama, desidido si Diza na ipagpatuloy ang pag-aaral nilang magkakapatid. Bukas ang unang araw ng pasukan, kaya desperadong kumita ang bata. Tanghali na nang matapos si Diza sa pagbabalaw. Pero imbis na magpahinga, dumiretso sa dagat ang magkakapatid. Dito raw sila maghahanap ng pananghalian, aasa sa biyaya ng karagatan. So ikaw ngayon ang parang tatay at nanay ng dalawang kapatid. Opo. Di ba mahirap yun? Mahirap nga po, marami trabaho. Pero? Inaano ko lang po, kinakaya ko lang po kasi sino naman po matutulong sa amin, wala naman po nagtutulong. Pero kung anong liit ng kita sa gubat, tila ba ganun din ang pagdadamot ng dagat. Sa ilalim ng tubig, puro bato na lang ang makikita. Patay na halos lahat ng corals, animoy dinaanan ng dinamita. Kung may maliligaw mang isda, kakaibang kilos nito. Naghihingalo, tila ba nalason o nahihilom sa malangis na tubig. Hindi ko alam kung ligtas kainin ang ganitong klase ng isda. Pero para sa mga batang ulila, lahat papatulan kahit palatang ng kalikasan. Anong paborito ninyong pagkain? Lahat. Lahat? Lahat ng pagkain? Hindi yung pinaka-paborito mo. Fried chicken. Fried chicken? Maya-maya, dinala ako ni JR sa loob ng kanilang silid. Ito, si papa ng bata pa siya. Tapos, ito, sino ito? Si Ate Gisa. Tapos, ito, ano naman ito? Sa birthday. Birthday mo? Birthday today. January 12 si Disa. March 5 si JR.
Ah, ito yung mga birthday ng buong pamilya ninyo. Opo. Ito naman, ano naman ito? Buong pamilya ni Lisa ribbon. Yung mga ribbon ni Lisa. Nakasabit sa kahoy na dingding ang lahat ng bagay na kanilang pinahahalagahan. Edukasyon, pamilya, at ang kanilang ama. Bakit may picture dito si tatay? Good. Diyan lang yan ang lagay. Good, makikita namin araw-araw pag saka dito. Para makikita ninyo araw-araw? Opo. Bakit? Naalala ko po siya eh. Naalala mo si Papa? Opo. Namimiss mo ba si Papa? Opo. Pag naalala mo si Papa, ano nararamdaman mo? Masaya. Masaya? Opo. Eh, pag wala siya? Malungkot. Malungkot. Namimiss mo ba si Papa? Opo. Bakit? Kasi hindi pa buong pa ang pamilya namin. Mula nang pumanaw ang kanilang ama, marami raw nagtangkang umampon kina Lisa. Pero hindi sila pumayag. Nangako kasi silang hindi kailanman maghihiwalay. Bakit? Sabi ni Papa, hindi daw kami magpapaampon. Ang buhay pa si Papa, sinabihan na kami na maraming nag-aampon sa amin. Sinabihan kami ni Papa na huwag daw kami magpaampon. Sa isang parte ng dingding, may litrato na nakatawag sa akin ng pansin. Eh, si Mama. Nasaan ba si Mama? Nagalis. Saan pumunta? Ito ang katangi-tanging litrato ng ina ng mga bata. Sanggol lamang si JR nang iwan sila ng kanilang ina. Kailan mo huling nakita si Mama? Hindi ko pa siya nakita kasi yung bata. Nung bata pa lang, anak pa lang, kulap sa pa lang po ako yan. Bayaan pa kami. Hindi mo pa nakikita si Mama mo? Hindi. Sa picture lang. Sa picture. Dun sa bahay. Paminsan-minsan, tumatawag daw sa cellphone ng kanilang nanay. Nangako pa nga raw ito na bibisita sa kanila. Pero... Ano sabi sa inyo ni Mama sa cellphone? Bakasyon. Mauwi daw sila dito. Uuwi daw sila dito sa bakasyon. Opo. Eh, tapos na yung bakasyon eh. Pasukan na eh. Magpapasukan na, diba? Opo. Susunod. Pagsisira na daw sila dito, pupunta. Baka sa susunod na bakasyon na lang ulit. Opo. Bago lumubog ang araw, nagtungo sa isang sapa ang mga bata. Ninakaw man ang kahirapan ng kanilang kamusmusan, noong mga sandaling iyon, naging batang muli sina JR at Lisa. Ika-isa ng Hunyo, alas 6 ng umaga, maagang naggayak si Lisa. Ito ang araw na kanyang pinakahihintay, ang unang araw ng pasukan. Sa araw na ito, lapis at papel ang kanyang bitbit, hindi itak at sulo. Hindi gubat ang kanyang patutunguhan. Kundi eskwelahan. Dito, malaya sila sa init ng apoy. Panatang makabayan. Malaya sa pagod at gutom, malayang mangarap. Sumayaw at ngumiti. Malayang maging batang muli.
Dalawang beses nang pabalik-balik sa grade 2 si James. Mas matanda siya sa bunsong si JR, pero ngayong pasukan, nasa grade 2 pa rin siya, habang grade 3 na ang kanilang bunso. Talagang iba yung katangian ni JR compare kay James. Si James parang nakikita ko talagang parang dala niya yung problema din ng siguro sa pamilya kasi may edad na siya. Si JR naman talagang may time na masipag talaga siya pumasok. Pero pagdating naman dito sa loob ng school, matutulog. Bakit matutulog? Nagugutom daw. Kinakain niya na yung baon niya. Malaki daw sana ang potensyal ni JR, pero mahirap gumana ang utak kapag walang laman ang sikmura. Sabi, ma'am, hindi po ako papasok. Si JR talaga ang nagpaalam. Bakit? Ba't hindi kayo papasok? Ma'am, wala po kaming bigas. Wala po kaming kakainin. O ano naman ang gagawin ninyo pag wala kayong kakainin? Matutulog na lang. Dahil dito, kusang nag-aambag-ambag ang mga guro para tulungan ang magkakapatid. Noong araw na iyon, galing kay Teacher Noreen ang tanghaliang kanin ng mga bata. Huyog na! Lagi bang may baon ka na kanin? Wala. Minsan wala? Opo. Ay kapag walang kanin, anong baon mo? Minsan wala. Minsan wala. Wala kang baon? Ano kinakain mo pag tanghali? Wala. Magugutom ka. Mangga lang. Mangga na lang ang ulam mo minsan. Uh-uh. Eh ngayon, ba't may kanin kayo ngayon? Saan galing? Sa mam. Ha? Sa mam nila. Pagdating ng hapon, balik sa classroom ang mga bata. Sa kwarto ng mga grade 4, isa sa pinakaaktibo si Diza. Katunayan sa honor roll na nakapaskil sa silid, pirming nasa top 10 ang bata. Ito po yung honor roll first grading period. Apo. Top 5. Apo. Itong si Diza, 92. So matalino itong batang to. Pero pag tinignan natin, so ito first grading top 5 siya. Second grading, nasa na siya? Top 7 na lang. Bakit parang bumababa yung grade? Although nasa honor roll pa rin siya, pero parang bumababa na ano po yun, ma'am, yung kwento niya kasi nagkasakit na yung tatay niya. So, siguro siya kasi nag-aalaga. Hindi siguro siya nakakapag-aral na sa gabi. Tapos hindi na siya nakasagot ng mga assignment. Si Teacher Ivy ang tumututok kay Diza. Malaki ang paghihinayang niya sa bata dahil isa ito sa mga pinakamatalino niyang estudyante. Na nagpa-participate naman po siya, yun nga lang may time na siguro pag walang almusal, nakaano lang po siya sa upuan, nakadapa lang siya. Nung nakaano lang, parang di ba mapapansin mo pag yung bata igutom, parang nakaano lang siya. Hawak yung tiyan niya, yung sikmura niya. Opo. Sorry po. Okay. Bakit po kayo na ano? Kasi ma'am, ano, nakikita ko kasi yung sitwasyon talaga nila Lisa na hirap na hirap po talaga. Wala silang baon. Tapos binibigyan ko po ng pera. Sabi ko, uwi ka na, bili ka ng bigas. Iyan pong ginagawa ko. Sorry po. Highest. Diza Venancio. Bigyan natin ng wow clap si Diza. Ready, go! Kumusta? Kumusta ang first day of class? Okay naman po. Okay naman? Nag-exam ata kayo kanina. Opo. Oh, anong balita? Ako daw po yung highest. Ikaw ang highest? Opo. Oh, ganun mo naman! Pagkatapos ng klase, naglakad pa uwi ang magkakapatid. Pero hindi sila dumiretso sa bahay. May bibisitahin pa daw kasi sila. Isang tao mahalaga.
Pagkatapos ng unang araw ng pasukan, nagtungo sa sementeryo si Nadiza, James at JR. Saan banda? Ito pa. Sa isang puntod na walang lapida na kalibing ang pinakamamahal nilang ama. Noon ko lang nakitang nagpakita ng emosyon ang batang si Diza. Gaano man siya katatag, gaano man siya kasipag, sa harap ng yumaon niyang ama, si Diza ay muling naging bata. Namimiss mo ba si Papa? Opo. Okay. Kasi po, iba talaga pong may magulang kasi may mayayakap ka. Mm-hmm. Tapos pero naglalam din sa'yo, ganun po. Hindi ko alam kung ano ang ibinulong ni Diza sa kanyang ama nung mga oras na iyon. Pero kung nakikinig ang kalangitan, sana dalhin ng hangin ang kanilang mga dasal. Anong dinadasal ninyo kay Jesus? Sana maging masaya kami. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.